araw sa inyo mga kaligo. Matagal-tagal tayo hindi nakapag-upload ng video kasi sobra tayong busy. Isang buwan yata tayo hindi nakapag-upload ng video. Dami kasi mga nagpapagawa. Kaya hindi tayo makapag-upload eh. Bali, meron tayong gagawin ngayon na TV. Skyward 32 inches. Problema nito eh, namamatay siya. Testingin muna natin. Sasaksak muna natin siya. Makita natin yung problema. Ayan, naka-standby siya. Tignan natin yun. Mamatay siya. Bumabalik siya sa red light standby. Kukulay green siya. Mamamatay ulit. Ayan. Ayan. Buksan muna natin. Check-upin natin kung ano yung maaaring nasirang pyesa sa kanya. Ito na siya mga kaliko to. Dumi. Tapin natin kung anong maaaring naging sira nito. Ayan o, tumubo na siya. Capacitor. Tatlong capacitor. Bloated na. Try natin palitan. Sana yan lang ang sira niya. Palitan muna natin ang tatlong capacitor. Gagana na siya. Advice ko lang mga kalikot, pag mag-troubleshoot kayo ng ganitong klase ng board, magkasama na yung pinaka main board niya sa yung power supply niya. Siyempre kailangan kahit hindi na nakasaksak, check nyo pa rin kung may mga voltage pa yung capacitor, lalo na dito pagdating sa power supply, yung filter capacitor niya. Maaari may voltage pa yan, pwede kayo makuryente. Medyo nakakakiliti rin ang kuryente niyan kahit yung mga secondary, mga voltage pa yan sa capacitor. Maganda niya i-discharge nyo muna para sa safety nyo na rin, saka dun sa mga ibang parts, lalo dun sa tester na gagamitin nyo. Maaaring masira yung tester nyo kapag hindi nyo na discharge ang mga capacitor, tapos kinapit nyo kaagad sa resistance. So ngayon na i-check muna natin, may mga boltahe pa kaya nyo no, wala na siyang boltahe, pwede na tayo mag-troubleshoot. Kailangan i-discharge natin yung mga capacitor, mga filter capacitor. Discharge ko na.
sa natin i-check kung good yung mga capacitor niya. Ayan, tanggalin na natin yung tatlong capacitor na ano, lumubo. Bali, ipapalit natin ngayon yung 63 volts 100 microfarad. Medyo mas mataas ang volts nito, 63 volts kumpara dun sa tinanggal natin 50 volts lang. Ito 63 volts 100 microfarad. Ayan, 50 volts lang yung luma. Ito ikakapit natin 63 volts, mas mataas para hindi siya bumigay agad. Kapit na natin.
gamit na natin siya ngayon para testing natin. Para makita natin kung may problema pa siya, kung mamamatay pa rin siya. Wear on na natin. Tapos sinasukatan natin ng bultahan. Kung makakuha tayo ng 24 volts para sa supply niya. Supply sa backlight. Ayan. Meron na siyang 24 volts. Tignan natin kung kaka-display na siya. Yun, di na siya namatay. Yan na siya. Display na siya, mga kalikot. Ito na siya guys. Dala ko na siya. Okay na siya. Papanuran na. Salamat sa inyo mga kalikot. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, like and share.